Hello mga kabidyo, okay, welcome back sa ating YouTube channel. Para sa ating mga kabidyo, okay yan. Sa mga nagtatanong, konting kaalaman lang para sa mga nagtatanong nating mga katropa na kung ano daw ang maganda at matibay nating gamitin para sa ating mga baffles, mga speaker box, yung kasi may tinatanong nila kung anong magandang gamitin, fiber ba or Versatex. Ganyan. So, meron tayong dalawang ginagamit na pambalot sa ating speaker box. Merong fiber and Versatex, mga kabidyo. Okay. So, ito yung ating Versatex. Ang Versatex kasi is medyo mura siya. Pero, konti lang naman yung diferensya nila sa isa't isa, yung Versatex at saka yung fiber. Kasi kung di ako nagkakamali, yung Versatex kasi sa 4 liters, 600 plus yan, ganyan. And then meron pa kayong isang imimix na elastomeric. Bali, dalawa chemical kasi yung inyong imimix, kaya medyo aabot din siya ng 1,000 plus, ganyan. So, fiber naman, sa 4 liters gallon niya, yung 103 niya, umaabot din siya ng mga 600 plus, ganyan mga kabidyo. Okay, tapos yung kanyang mat, basta konti lang yung kanilang diferensya. Kaya lang, sa mga pag-a-apply or paglalagay, medyo matrabaho si fiber. At saka, makati siya. Sobrang kati kapag lalo na pag di kayo sanay na maglagay ng mat niya, talagang kakatiin yung kamay niyo, yung balat niyo. Kung i-compare niyo kay Versatex, niruruler lang siya, and then yun lang, hindi siya kahirapan kagaya ng fiber. Tsaka si fiber medyo matagal gawin kasi kailangan mo pa siya munang patuyuin bago ka lumipat sa kabilang side para hindi umangat yung kanyang pagkaka-fiber, tapos i-grind mo pa siya. Hindi kagaya ng Versatex, ruler lang ng ruler, and then liha na siya. Tapos retouch, and then yung final coating niya na pinturang black. Tapos kapag nagpa-fiber kayo, sa isang box, halos kakain siya ng mga ilang araw din. Mga malinis na yung tatlong araw kasi minsan patutuyin mo pa siya. Kasi sa fiber, hindi mo kayang i-fiber ng dire-diretso yung kanyang box. Kasi kailangan mong patuyin siya. Hindi kagaya ng Versatex, pwede mong i-Versatex yung buong speaker box mo. Para makipiber, kailangan mong patigisin muna or patuyuin yung kabilang side, and then saka mo ibabaligtad yung kabilang side. Sa patibayan naman mga kabidyo, okay, doon ako kay ano, kay fiber, kasi si fiber talagang matibay siya. Tumatagal siya kahit mapakaskas siya ng konti sa simentong magaspang. Medyo may kunat siya. Kung i-compare nyo kay Versatex, medyo ano siya, mas matibay si si fiber kaysa kay Versatex. At maganda din si fiber kasi talagang yung walang sumisigaw na hangin kapag tumutunog na yung ating speaker. May nagamit na kasi ako dating speaker box na subwoofer siya, tapos Versatex siya. Napansin ko lang sa kanya kapag yung katagalan, may makikita kayo mga pag nakakanto kasi siya na medyo na gagasgas, yung katagalan na babakbak siya, ganun yung si Versatex. Kung i-compare nyo kay fiber, kahit makanto siya, matibay pa rin siya at may kakunatan. Yun nga lang, si fiber medyo mabigat. Kaya yun, kung tumutunog man siya or kung tumunog siya, talagang solid na solid yung kanyang tunog dahil sa bigat pa lang niya. Napakabigat niya kung i-compare niya kay Versatex. Solid yung kanyang bigat at solid din yung kanyang tunog. Kaya nung isang speaker ko na ginamit dati na ang kahoy na ginamit kay fiber, mga kabidyo, okay, is plyboard lang siya. Halos ilang taon na rin inabot niya. Siguro mga 10 years pataas siya. Makikita nyo sira na yung plyboard, pero yung fiber niya matibay pa rin. Ganyan katibay si fiber.
mga kabidyo, okay. Kaya kung akong papipiliin nyo kung Fiverr ba or Versitex, kay Fiverr ako kahit Makating install at mabigat siyang gamitin mga kabidyo ko, or buhatin, kay Fiverr pa rin ako. So papakita natin yung itsura ng Fiverr at Versitex mga kabidyo, okay. So ito yung ating Fiverr mga kabidyo, okay, na sinasabi. Ayan siya. Ginawa ko dito is doble patong, dinoble ko yung, meron siyang first coating and then second coating para medyo makapal yung kanyang body. Ayan. Kaya yung bigat niya naging doble rin. Kasi solid yung kanyang bigat kapag pinaiber natin siya mga kabidyo, okay. Sa Fiverr, kadalasang nasisira. Ito sa kanto, yan. Nababakbak siya isang buo. Kasi minsan di may iwasan. Nakakanto siya, katagalan. Kapag ang mga nagbubuhat ng bubbles nyo is mga burara. Ayan, kahit mabangga yung mga gilid-gilid niya, di na iwasan na nagagasgasan dito katagalan hanggang sa lumaki na lumaki, hanggang sa mabakbak. Pero kung mabakbak man siya, isang buo siya mga kabidyo, okay. At ito naman si Versitex mga kabidyo, okay. Yan. Matibay din naman si Versitex. Kaya lang, kung i-compare niya si Fiverr, mas matibay si Fiverr kaya sa Versitex. Kung sa patibayan. Si Versitex kasi madali siyang i-install or i-apply sa speaker box. Hindi kagaya ng Fiverr nga. Kasi yung Fiverr talagang medyo makati siyang i-apply sa speaker box. May kunat din siya. Pero kung ako pagpapipiliin yung mga kabidyo, okay, kay fiberglass ako. Kasi talagang solid siya. Mas matigas kesa kay Versitex. Si Versitex naman, kapag naka-Versitex, medyo magaan siya. Kung i-compare nyo kay Fiverr. So ayan mga kabidyo, okay, na-compare na natin si Versitex at si Fiverr. Para sa akin, si Fiverr ang the best sa akin. At sana ay may napulot kayong konting kaalaman or technique para sa ating mga speaker box. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan mga kabidyo, okay, subscribe na po kayo and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang video. Maraming salamat at hanggang sumuli and God bless.